Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw ang bagyong Jenner. Sa halos dalawang araw na paghagupit niya kasabay ng habagat, napuruan po ang ilang probinsya sa Luzon. Darito ang unang balita. Perwisyo sa kabuhayan ng maraming Palawenyos ang idinulot ng malakas na ulang dala ng bagyong Jenner at habagat ang mga palayan sa bayan ng Taytay. Nagmistulang ilog dahil sa rumaragas ang baha. About to be harvested the patisana, mga ilang weeks na lang na damage pa, as in walang masisim. Ganyan din ang problema ng mga magsasaka sa bayan ng Rojas. Pati mga alagang hayop dinala sa mas mataas sa lugar para mailigtas. Ang ilang residente kinailangan ng gumamit ng bangkad dahil sa abot bubong na baha sa kanilang lugar. Tagal pa yan, mga makaabutin pa yan ng ano, mga Sabado pa siguro yan. Kasi umulan pa sir, ano? Kung nangaulan pa. Tuloy-tuloy kasi yung ulan. May ilang lugar din sa Puerto Princesa na lubog sa kulay putik na baha. Problema din ang baha sa maraming barangay sa San Vicente. Nagka-landslide pa sa Barangay Poblasyon at Barangay Kemdeng. Dulot din ng walang humpay na pagulan. Bumigay ang bahagi ng retaining wall na yan sa Polanggi, Albay. Nag-inspeksyon ang mga otoridad para tingnan ang kondisyon ng proyekto. Nag-collapse at nagkabitak-bitak din ang bahagi ng kalsadang yan sa Jobelyar, Albay. Pansamantalang hindi yan madaanan ng mga motorista. Naperwisyo rin ng mga motorista sa bayan ng Daraga dahil sa pagbaha sa bahagi ng highway. Dahil sa masamang panahon, nagka-landslide din sa Claveria, Calanasan, Cabugao Road sa Apayao. Nakaantabay na ang equipment para sa clearing operations. Sa Bambang, Nueva Vizcaya, nagbabala ang mga otoridad laban sa mga nahuhulog na bato kasunod ng landslide sa Barangay Abyan. Sa bayan naman ng Kasibu, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Makalong Bridge. Umapaw na kasi ang tubig dyan kahapon. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.